Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun. Tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa News PH. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, hala grabe ang nangyari kay Mel Tiangco. Nagpanik sa pinakita ni Press Marcos dilawang media ng Lumo. At yung play na natin kung nalaman ito. Nakita niyo na po ba yung viral video ngayon ni Mel Tiangco kung saan nahagit ng audio yung kanyang pagpuri? Akala niya siguro, nakakop na yung kanyang audio, pero sa kasamaang palad, nahagit po ng audio yung kanyang pagbigkas ng puwet. Ano ba naman, Miss Mel Tiangco? Ang tanda na natin eh. Hindi ba natin matanggap na si Bongbong Marcos ang presidente? Hanggang ngayon, after one year, ganyan pa rin kayo? Sa bagay, anong i-expect namin sa isang katulad nyo na mga haters? Naalala niyo po ba yung episode ko one year ago kung saan kitang-kita sa TV yung pagsisimangot ni Mel Tiangco, Jessica Soho, saka sino ba to? Vicky Morales, yan po ay nung katatapos ng manalo ng ating Presidente Bongbong Marcos. Hindi nila maitago yung kanilang tunay na nararamdaman samantalang sila ay mga pinagpipitaga mga journalists, mga reporters, mga news anchors. Hindi po ba dapat sila ay nasa gitna? Pero dito, hindi po nila maikubli yung tunay nilang damdamin. Ito naman ngayon, isang taon na ang nakalipas. Pero ito pa lang si Mel Tiangco ay hindi pa nakaka-recover, hindi pa nakaka-move on. Sa bagay, ganun talaga. Pag ikaw ay antay, antay ka. Kaya lang, ilagay mo naman sa lugar. Ikaw ay nagbo-broadcast ng balita. Porke ang ibinalita mo ay maganda dahil marami ang natuwa sa sona ng ating presidente. Although, natural po na meron talagang hindi matutuwa at maghahanap. Wala naman po yatang sona ng kahit na sinong naging presidente ang tinanggap ng mga antay. Kaya nga sila antay. Wala silang nagustuhan na sona ng kahit na sinong presidente. Ito nga, nung katatapos na sona ng ating presidenteng Bongbong, andyan si Coco Pimentel, si Risa Ontiveros, itong mga kabag na to o yung makabayan black. What to be expect from them? Hindi syempre, puro negative. Dahil hindi nila matatanggap na marami ng accomplishment si President Bongbong Marcos in the course of a year. Eh may limang taon pa. Eh di mas marami pa siyang magiging magandang resulta. Maiaangat pa niya ang ating bansang Pilipinas. Mm-hmm. Pero kung iisipin mo naman sa mga tulad ni Mel Tiangco na isa ka na sa tinatagori ang haligi ng broadcasting, ganyan ang ugali ninyo. Kaya anong nangyari? After nung episode day, I think 24 oras ito, umani ng katakot-takot na pagbatikos itong si Mel Tiangco. Sila ay nakakaisa na itong si Mel Tiangco ay bastos. Well, sa bagay, hindi naman niya akalain na mahahagit ng audio yung kanyang pagsabi ng puwe. Hindi niya maitago yung kanyang tunay na nararamdaman. Dahil marami ang pabor dun sa sona, pero may mga naghahanap pa rin. Yung parang nakukulangan sa sola ng ating presidente. Eh tulad nga ng sinabi ko, may presidente ba tayo na naging satisfied lahat ng sektor ng ating bansa? Meron at meron talagang magiging antay. Yung mga ipapakita nila na sila ang mas tama kaysa doon sa presidente na nagpahayag ng sola. Kaya alam nyo para sa atin, ang sola ng kahit na sinong naging presidente ay all talk. Puro salita lang po yan. Kahit magmula ng panahon ni Cory hanggang sa panahon ni Presidente Duterte, lahat ng naging sona ng lahat ng presidente, puro salita lang yan. Kasi, meron at meron din naman lalabas na kontra dun sa sona. At para sa akin, mas mahalaga ang performance kaysa dyan sa sona. Okay, ibinabalita ng mga presidente yung kalagayan ng ating bansa, kaya ang state of the nation. Pero kahit na marami nang nabangkit si President Bongbong Marcos, meron at meron masisilip itong mga anti-government. Hindi sila magiging satisfied. Actually, kahit nakatitim na satisfaction, wala sila. Para sa kanila, wala yung sona ni President Bongbong Marcos. Kasi para sa kanila, sila lang ang tama. Para sa kanila, sila lang nakakaalam. Eh sana, sila na ang magpresidente. Eh hindi naman nila kaya. Hanggang kuda at dakdak lang sila. So expected na po natin yan. So again, para sa akin, it is the performance that counts. Kasi kahit na anong mabulaklak ang mga sasabihin mo during the sona, kahit na banggitin mo man lahat ng gustong marinig ng mga anti-Marcos, ng mga pro-government, at the end of the day, hindi naman po lahat yun ay matutupad. So ako, mas aabangan ko na lang yung mga performance. Hindi ko na masyadong inintindi yung sona ng ating presidente ngayon. Dahil ako, believer ako. Supporter ako, loyalista ako. So kahit anong sabihin ng ating presidente, syempre aayon ako. So hindi po natin maaalis dun sa mga anti-government, mga anti-BBM, na iba naman ang kanilang mararamdaman. Na para sa kanila, kahit na anong sabihin ng presidente natin, hindi katanggap-tanggap yung mga sinabi ng ating presidente. Na para sa kanila, kulang na kulang ang mga pinahayag ng ating presidente. As simple as that.
para sa ating mga supporters, hindi na natin kailangan pakinggan ng word for word ang sasabihin ng ating presidente. Dahil itong nakaraang taon pa lang, nakita na natin yung resulta, nakita na natin yung kagustuhan ng presidente natin na maiangat ang bansa. So, tanggapin man o hindi ng mga anti-Marcos o mga anti-government itong sora ng ating presidente, para sa akin, wala na akong pakialam sa inyo. Dahil nakikita naman ang resulta ng ginagawa ng ating presidente. Halos hindi na nga natutulog yan eh. So doon sa mga nagre-reklamo, doon sa mga hindi makapaghintay, na akala mo isang titik lang ay masusolusyunan lahat ng problema ng bansa, eh nakakatawa naman kayo. Sa susunod, magjikero ang ihalal ninyong presidente. O kaya itong mga antay na to, subukan nyo tumakbo bilang presidente para magkaalaman na malay nyo, suntok sa board, manalo kayo. Tingnan nga natin kung matutumbasan nyo yung unang taon ni President Bongbong Marcos. So mabalik ako kay Mel Chanco. Mas lalo kong naisip na wala talaga sa edukasyon o kung ano ang naabot mo sa buhay, kung ano man ang titulo mo, kung ang pagkatao mo ay likas na ganyan, katulad ng mga Mel Chanco natin dyan. Wala po tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Ganyan na po kasi sila. Mula pa noong pagkapanalo pa lang ni President Bongbong Marcos, ganyan na ang mga mukha ng mga yan. Minsan nga, pag nakikita ko si Mel Chanco sa 24 oras na nagbabalita ng tungkol sa mga ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos, medyo natutuwa na ako kasi nakikita ko yung mukha ni Mel Chanco, iba na, medyo maaliwalas na habang nagpe-present siya ng balita. Hindi na katulad nung nahagip ng camera yung mukha nilang tatlo ni Jessica Soho sa kanil Vicky Morales na mga nakasimangot. Yun pala, behind the cameras, o ano-ano pa pala ang kanyang nasasabi. Katulad dito, nakita nyo ang nangyari, kahit nasabi niya rin kanyang peace, hindi niya akalain na mahahagip ng audio yung kanyang pagsabi ng toy. Okay, although meron din naman mga ilang milan na magdidepensa kay Mel Chanco. Ang sabi ng iba, keso naputo na daw yung audio, baka may karugtong pa daw yung kanyang sinabi na wala namang kinalaman doon sa pagbalita niya ng sora ni President Bongbong. Okay, granted, siguro nabilaukan si Mel Chanco at napapwe siya doon sa sahig ng studio. Ganun ba yun? Hindi naman siguro tanga at bobo ang mga nakarinig doon. Pero bibigyan pa rin po natin ng benefit of the doubt. Baka nga naman may explanation si Mel Chanco. Although I doubt, hindi magpapaliwanag yan. Kasi kahit yung time na nakasimangot sila at nahagib sila ng camera, wala din naman silang explanation eh. Eh di lalo na ito. Pero mag-explain ka man o hindi Mel Chanco, alam na ng tao ang tunay mong pagkatao na kung ikaw marunong mambastos ng presidente pa natin, mababastos ka rin talaga ng netizens. Humanda kang tanggapin talaga yung pagbalik ng ginawa mong kawalan ng respeto, kawalan ng modo, ng pagiging bastos sa presidente pa natin. Bakit? Kung tutuusin, ano na ang narating mo kung ikukumpara sa presidente natin? Sino ka kumpara kay President Bongbong Marcos? Eh, nakahatid ka lang naman ng balita. Hindi ba masakit kapag kayo ang makakarinig ng ganun? Kung kayo ang sasabihan ng ganun, I'm sure masasaktan ang damdamin nyo kapag sinabihan kayo na kayo ay tagahatid lang ng mga balita. Ano pa kaya itong bastusin ninyo ang presidente, ang pinakamataas na halal ng tao ng Pilipinas? Matutog po kayong gumalang. Kung hindi nyo matanggap na si Bongbong Marcos na ang presidente natin, huwag nyo naman ipakita pa sa tao. Sabi, hindi mo naman intensyon na marinig ng tao o yung mga nanonood during that time, hindi mo naman akalain na mahahagip ng audio yung pagsalita mo na pwe. So ngayon, binabatikos ka ng netizens. Tandaan mo, bukod sa 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos, marami na rin po ang nadagdag na naging pro-government mula nung nakita nila ang resulta ng pagtatrabaho ng ating presidente. Nadagdagan po ang suporto sa President Bongbong Marcos, tanggapin naman o hindi. Kung meron man mga iba dyan na tumitiwalaan, iilan lang po yan kung iahambing nyo sa mga nadagdag na sumusuporta sa ating gobyerno. Naman ang tipo ng ilang taga-suporta ng Pangulo. Positibo man nilang tinanggap ang ikalawang sona, may mga naghahanap pa rin sa ilang pangako raw noon ng Pangulo. Hindi po ba? Narinig po natin yung pagpwe nitong si Mel Chanco. Ano ba naman Miss Mel Chanco? Ang tanda na natin eh. Hindi ba natin matanggap na si Bongbong Marcos ang presidente? Hanggang ngayon, after one year, ganyan pa rin. At yan nga mga kabalita natin, no, yung patungkol nga rito kay Mel Chanco na kung saan hanggang ngayon eh, tila nga ba eh, dinadamdam o talagang eh, ramdam pa rin nila yung pagkasawi nga nila sa pagpili ng presidente nila na hindi nga binoto ng taong bayan. Na kung saan dito nga eh, sa viral na salita o video na nga naging tugon ni Mel Chanco sa sona ng ating Pangulo, eh, tila nga ba eh, nahagip yung pagpwe ni Mel Chanco na hindi niya siguro akalain na maririnig o talagang mahahagip yun mga kabalita natin na kung saan dito nga yung pananaad tila nga ba talagang madaming nabastusan na talagang hindi natuwa no, sa
inasal nito ni Mel Tiangco na kung saan nga yung ginawa niyang ganito. Eh tila nga ba patunay lamang na kahit lisensyada ka o kahit lisensyado kang mamamahayag tila nga ba no, nandun yung ugaling hindi maganda. Na kung saan hanggang ngayon nga no, na hindi tinatanggap na may bago na tayong presidente o tila nga ba ang ating presidente no, na si Pangulong Marcos na sa kanya ay subalit iba pa rin ang gusto niya. Ito nga ay ramdam ng taong bayan na talagang nakapansin nun no, yung pagkairita at hindi pagkagusto ni Mel Tiangco sa ating Pangulong Marcos na hanggang ngayon ito'y daladala pa rin na talagang hanggang ngayon mga kabalita natin sa hindi pagkagusto, hindi pagnanais na maging presidente ito. Sapagkat nga kung mapapansin nyo lamang yung pambabastos nga na ginawa no, ni Mel Tiangco talagang dun mararamdaman nyo yung kanyang hikbi ng kanyang talagang hindi no, pagnanais o talagang pagtutol bilang presidente itong si Pangulong Marcos at dyan damang-dama ni Mel Tiangco yung pagkairita at pagkainis no, syempre sa mga nagagawa ng ating Pangulo. Sa dami at talagang tinutuloy-tuloy ng ating Pangulo yung mga proyekto na nagagawa niya para sa sambayan ng Pilipino o dito nga sa Pilipinas Itong si Mel Tiangco tila nga ba hindi pa rin kontento, ika nga dyan na talagang naghahanap pa rin ng kanyang presidente at tila nga ba yung mga ginagawa ng ating Pangulo hindi pa rin sapat sa kanila at talagang hinahanapan at hinahanapan nila ng mas mataas pa na level o hinahanapan talaga nila ng gusot o hinahanapan talaga nila ng pagkakamali itong ating Pangulong Marcos na kung saan ang gusto lang nila rito na makita puro negatibo nga mga kabalita natin. Yan yung nagiging punto dyan na naisipahayag dyan na tila nga ba ang gusto lamang madapa ng madapa ang ating Pangulo. At syempre pag madapa ng madapa ang ating Pangulo damay naman dyan syempre ang buong Pilipinas no. Kaya nga itong ating Pangulo no, masigasig niya talagang inaangat syempre ang bansang Pilipinas sa kanyang pamamalakad o sa kanyang pamamaraan. Gamit lamang syempre yung kanyang namanang talino. Syempre yung servisyo na namanan niya nga sa kanyang ama no, mga kabalita natin itong si Pangulong Marcos. Yan ang kinaiinisan ngayon syempre ng mga talagang sumuporta sa mga kakamping, mga makadilawan no. Yan yung talagang kinaasaran no kaya Pangulong Marcos kasi nga nakikita nila yung pagtatrabaho at nakikita nila yung prehensya syempre ng dating Pangulong Ferdinand I. Marcos nga mga kabalita natin diyan sa naging pamamalakad o pagpapatakbo ng ating Pangulong Marcos. Kaya ito siguro, ito isa to si Mel Tiangco talaga na hindi natutuwa sa mga pamamalakad o yung mga ginagawa nga ng ating Pangulong Marcos. No? At kayo mga kabalita natin, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. No? At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa News PH. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.